If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Good morning, Davao, Mindanao. I'm Southeast West. At karon sa PhilHealth, mag-submit tao ng requirements week after busy ka ayo. So, yun na yun. Mag-submit ako rin. Tunang ako ma-dawa ito. Alright guys. Number 7,139. Submitted the... Please proceed to counter 2. Unsa'y gamit na nani sir? Trabaho? Apo. Cash or payment later sir ha? 5-1-10. Wagon lang ni sir, lingkod lang sa pa. $2,428. Anyway, unlike sa katong pagkanhin na pag Monday, number 7,140. Please proceed to calendar 2. Linya. Pero pagkahapon po, sana balik natin pagkahapon kasi wala tayong requirements. Number 7,141. Please proceed to calendar 2. System nila, so. Mula last week, Monday. Number 7,142. Kabalik, no? Please proceed to counter 2. So, 7 days or 8 days yata. So, tatawagin lang. Wait, maraming tao. Marami ang nakaabang. Ganun po ka-importante ang PhilHealth. So, must be, secure natin yung we need this. Papayag tayo sa hindi. Kailangan na tayo. At saka dito guys, as we can see doon sa pinanggagalingan ko kanina ay wala gaanong tao. Magkapagkahapon pala ay wala gaanong tao at saka tahimik. Akala ko mahaba ang pila. Buti na lang hindi gaayon. So ganyan po yun. Wait lang tayo, tatawagin yung number natin. 2,428. Napakalayo ito guys. Pero siguro tiis-tiis lang. Sana hindi tayo abuti ng 5 o'clock. Kasi pupunta pa tayo sa Matina. Anyway, nandito na tayo. Number 7,143. Please proceed to counter 2. Anyway. Number 7,144. Please proceed to counter 2. Anyway guys, so far so good, you know? Malinis masyado. Malinis masyado yung flow ng accommodations nila. Nakapila yung mga tao. Tapos yung mga guard dito very accommodating, they really guide mga pumupunta dito, binibigyan talaga ng time. Number 7,145. Please proceed to counter 2.
Plan, my number is 2,428 and nasa 2,301. So, hindi lang, 27. Mabilis. At saka wala nag-anong pila. Pila, tapos maraming dito sa loob, so walang stress. Maganda dito sa Pinhead, guys. Meron sila ng instructional video aid sa monitor. Napakalaki ng monitor dito. That's the monitor. Number 2,395. Please proceed to counter 2. Number 2,398. Please proceed to counter 2. Number 7,152. May mga pinatawag na pinapabalik yung number kasi wala yata ang pinita. Nakalagay dito, it will be number 2,402. Magtatawag dito. Please proceed to counter 10. Medyo ano lang. Number 2,403. Yeah. Please proceed to counter 13. May medyo mabilis. Number 2,404. Please proceed to counter 16. Yeah, lapit na tayo, guys. So, this is just an, ano, parang advice na rin. That hindi po natin i-compromise yung ano natin. And then, number 2,405. Ano ba naman yung pipila ka ng bahagya tapos mag-monthly ka ng 500 or less or more. Ganun yan siya. Tapos, the fact na pag meron tayong mga karamdaman, ipapa-hospital tayo, accident, pwede na tayong nilang yan. Number 2,406. Please proceed to counter 17. Itawag pa lang 4,406. Number 2,406. Please proceed to counter 17. Kasi kung i-compromise po natin yung health natin, guys, ang hirap. Number 2,407. Kasi sa panahon ngayon, please proceed to counter 13. Medyo maulan ang panahon, marami talaga. Posible, nandiyan yung dengue. Ano pa bang medyo pag-ulan? May dengue tayo, yung mga fever na gano'n, yung galing sa ulan. Number 7,153. Please proceed to counter 2. Kung natin compromise, a sort of advice lang. Kan ayaw. Number 7,154. Please proceed to counter 2. Mas mahalaga po yung health kesa sa at least 500 pesos a month. More or less lang po. What is, at secure naman din yung ating health, ano natin. Health benefits po natin. Wala, hindi tayo mahihirapan kasi meron tayong na ano. Number 2,408. Please proceed to counter 10. So 20 na lang, guys. 408, so 20 na lang. Napakabilis. At saka hindi ka rin mababagot kasi malamig dito sa loob at hindi naman din magulo. And so far. The guards are very accommodating, smile talaga. Then sa frisking area naman, politely asking you anong sadya dito sa loob. Ano na po? Siyempre, may protocol inspection. Natural yun. Lalo pa tayo dabawin yun. Ano yun? Protocol yun. Alam natin yun. So, naiintindihan po natin na we need to submit ourselves for the inspection. Kasi minsan na tayong victimize yung mga bombings, mga threats, mga terrorism, yung mga threat of terrorism. So, pero pagdating dito sa loob, maganda. Maliwalas. Napakalamig nga eh. Kasi kaunti na lang yata ang tao. Pero hindi eh. Ganun talaga yata dito. When I got here, so one week ago, Napakalamig talaga sa loob. Ayan.
number 2409. See, please proceed na. To counter 13. Napakalapit na lang talaga. Napakalapit na talaga. So, number 2410. Yung mga nakahintay dito, queuing na lang. Ito lang. So, itong katabi ko, kanina pa rin. Mas nauna pa ito sa number 2410. Please proceed. At saka, ano ba naman yung counting pila? Tapos, you will be secured. Ang pagkakaalam ko nga eh, sa mga hospitals, private and public, talagang ini-encourage nila to, ano, to register dito sa PhilHealth. Kasi, needed talaga, guys. Malaki talaga ang tulong. Napakalaki talaga ng tulong. Secure ka at yung mga beneficiaries mo. Ganun po siya. Anyway, ganun po dito sa loob. So, hindi naman talaga mag-work. Very order yung ano dito, yung mga naghihintay at saka yung guard napakakalmado. Ito yung situation ng PhilHealth dito sa Davao City. Proud to say that maganda, very convenient, conducive talaga, place to, napaka-convenient talaga. So, iwan ko lang ha sa ibang mga PhilHealth na mga branches dito sa Mindanao. Pero so far, my experience here, as of last day, pumunta ako dito ng last Monday, and ngayon, wala akong masabi. Sabi ko perfect. So, balikan ko kayo mamaya guys ha. Pagkatatawagin yung number na to. Alright guys, palapit. Palapit ng palapit. It's 412 already. So, palapit ng palapit. Yung number natin. Konting taste na lang. Taste na lang at tatawagin natin tayo. Number 2000. So please, like, share, subscribe, and click the bell button for you to be updated sa mga kaganapan ko dito sa Pinoy Rad YouTube channel. Ako po yung host, Gilbert Lopez Martini-Cacho. Yun pong ano ninyo, yun pong pag-like, pag-share ninyo, at pag-subscribe. Malaki po talaga ang maitutulong nito sa takbo po ng ating channel dito po sa YouTube. Good morning daw po ang segment natin sa Pinoy Rad YouTube channel. Guys, yung number is for 2422 na. So 6 na lang. Hintayin natin para it's my number. Napakabilis. Walang 23 na. Number 2423. Please proceed to counter 18. Number 2422. Please proceed to counter 18. Number 2422. Please proceed to counter 14. Nai-excite ako. Kinakabahan ako kasi akala ko hindi ako makakalabas dito ng ano ng aga-aga. So tingin ko, payment na yan. Anyway. So, natin ang pera guys. Number 2420. Please proceed to counter 1. Number 7159. Please proceed to counter 1. Prepare ko na yung money kasi para hindi na ako dito. Number 2424. Please proceed to counter 10. Apat na lang. Number 2425. Please proceed 25 na guys. 16. So 17 ito is. Number 7160. Please proceed to counter 1. Apat na lang. Apat.
Napakabilis talaga. Ano? Kung hanapan tayo ng mga IDs mo, may mapakita natin yung SSS ID ko. Kasi wala na akong license. Student ako ulit kasi na-dormant yung license natin. Anyways, not an issue. Kung hanapan tayo ng ID. So, pag hindi naman, okay, no props. Parang tumigil yata yung pagtatawag. Kasi it's already 3 o'clock ba? Or snaps na ba? Hindi naman siguro. Ayan. So, konti na lang. 26. Number 2,426. Please proceed to counter 14. Konti na lang. Sunod na tayo ngayon. 27. 15, 16 tayo. Number 2,427. Please proceed to counter 17. 28 yan is... Asan ba ang 28? Yan, tatawagin na tayo. Number 2,428. Please proceed to counter 18. 18 tayo dito. Ayun guys, pinasok ko na yung papers ko guys. And tingnan natin kung ano, saan ba magbabayad, pagkano ba babayaran. So ganun, pinapaupo lang tayo kasi yun yung maganda dito sa ano. Kasi very accommodating at saka noong first time, last Monday pumunta ako dito. Nag-shutdown sila. Pero okay lang kasi ano, malamig dito sa loob. Ang maganda dito, harap dito ay condominium. Futura Fininvest. Very accommodating and wala tayong masabi. Good. Number 2,429. Please proceed to counter 10. Ayoko na maupo kasi nakaupo na ako. Number 2,430. Please proceed to counter 13. Ngayon dito guys, maganda. Tatawagin lang pala. Number 7,161. Please proceed to counter 1. Mga services talaga dito, yung mga diagnostic services, CBC, generalisis. Maganda ang ano guys, maganda ang ano yung field health code. At saka ano. So, hintay tayo, pagtawagin tayo. While waiting, number 2,431. Please proceed to counter 14. Ang application or registration form ba yan? Ay nasa counter 18 po. Nasa counter 18. At sabi nung ano, ang nakalagay dito is Josephine o Benza. Siya yung nag-attend sa atin. Siya to attend doon na ano natin. Bago ito magtatrabaho sa ano natin. So, counter 18 siya. Tawunan, nandito na tayo guys. Nakaupo na tayo. So, ako lang kung ano siya dito magbabayad na ba. Talag magbabayad na. Dinukot ko yung pera. Kasi mahirap ba gumagamit ng camera. Number 2,432. Please proceed to counter 16. Number 4,432. Marami na rin tinawag. So. Okay.
Number 2,433, please proceed to counter 17. Secure po natin yung health natin. Number 2,433, please proceed to counter 1. For our security talaga. So, number 2,434, please proceed to counter 13. Magiging secure yung health. Number 2,426, please proceed to counter 1. 500 a month, more or less. Hindi naman masakit yun kasi for your health naman. And magagamit talaga. So, number 2,435, please proceed to counter 10. Subscribe sa ating channel, Pinoy Rab YouTube channel, sa segment na Good Morning Davao. Dito po tayo ngayon. Ini-impart ko po sa inyo ang experience natin dito sa loob po ng PhilHealth. Napakaganda dito sa loob. Very order yung na yung pre-skin doon sa labas, line up dito sa loob, and then very accommodating yung mga attendant. Yung mga attendant dito, accommodating. Always smiling. Number 2,436, please proceed to counter 16. Napakaganda dito sa loob. Number 2,437, please proceed to counter 14. Magtitimpla ng kape. Iba-ibang uri ng story, iba-ibang ng situations. Then, it is sad to say a lot of, still, marami pa rin mga Pilipinos na uninsured sa kanilang sa health. Hindi pa rin secure. So, the government now, lalo pa yung sa Purpees, as I know, na ang Purpees po ay pinaparegister talaga yung mga beneficiary, so yung mga members ng Purpees. Kaya, gumagawa ng paraan po yung government. Number 2,434, please proceed to counter 1. Secure po talaga yung, yung health insurance. So guys, balik tayo. Ganito. Okay, alright guys. Dito na tayo sa cashier. The same number pa rin yung hinahawakan natin, but I think tatawagin yung magbabayad. So, magbabayad na tayo ngayon. Kaano kaya yung babayad? 1,500. So, ganun lang talaga. We're going to go to secure ourselves. Kaya tayo. Mas mainam. Injured ka, mas mainam. May mga preparations ka. Mga precautionary measures for your health conditions. Kasi hindi natin alam. Hindi po talaga natin alam kung anong mangyayari. Wala po nakakaalam sa situation na kung anong mangyayari kapag ka hindi ka insured. Lalo pa kung magkasakit ka, makapahirap. I've been there yung pupunta ka sa lingap. Tapos makikiusap ka sa mga social workers doon. Tapos hindi ka bibigyan ng malaking discount kasi gito gano'n. Napakahirap guys. I really encourage na yung wala pa talaga mga PhilHealth insurance na please avail. Please avail and then at least for your own good.
Number 2446. Don't forget to watch. Don't forget to subscribe to Pinerab YouTube channel. Good morning, Davao. Your host is Gilbert Lopez Montilla Castro. Guys, tingnan natin kung aabot tayo ng 2 minuto, 3 minuto. After the pre-speaking, wala pa tayong isang oras, actually. Tayong isang oras is one. Pero, nakikita ko na ano. We are now waiting for the payment. Tatawagin pa tayo. Maya-maya tatawagin tayo ng cashier kung saan tayong windows magbabayad. Ano yan? So, standby tayo. For us to be announced. At saka good thing guys, yan nga. Yung sinabi nung pagkatapos daw, bibigay ko itong resibo, pupunta ako balik doon sa nag-attend sa akin, kukunin ko yata yung, hindi ko yata yung. So iba-iba yung ano, iba-iba yung ano, mga situations. Iba-iba yung mga situations, iba-iba yung mga, alam mo, may mga galing Cotabato, dyan sa malalayong lugar. Galing po sa mga malalayong lugar at syempre, maabayin po ng ano, insurance, health insurance. Na-intriga ako doon sa ano, sa shotgun ng ano, ng guard. Kasi ano, kasi parang toy lang siya, no? Parang laruan lang. At saka, ano, napaka cute naman. Parang titignan mo siya, parang laruan lang. Hindi ko na ipapakita, guys, kasi mag-ano tayo, mare-restricted tayo sa ano. I-restrict tayo ni YouTube. Pero hindi ko ipapakita. Pero as I will describe you, doon sa kanyang ano, doon sa kanyang hawakan, yung parang barrel, ay hindi barrel, yung parang flat na ano, may apat na bala yata yun. Parang ammunition niya. And then, it looks like parang Armalite, pero it's a shotgun. Iwan ko lang ako anong model yan. Bago sa paningin ko, guys. Ang agency yata dito is, anong agency ko siya? Kasi yung mga guards is, agencies kasi yun sila. Number 7,100. Ito, agad tayo mayama. Please proceed to hindi na tayo kasi sanay guys na pumunta ng mga offices kaya kinakabahan ako. Kinakabahan ako kapag tatawagin yung pangalan ko. Pero palang ganun. Tanongin natin itong katabi ko si Mom. Excuse me, please. Hindi naman ka na. Nagpaparegister. Okay. Okay lang. Ipagita tayo sa akin. Okay. Ito siya ngayon. Welcome to Pinoy Rab YouTube channel. Alright. Sa segment na Good Morning Davao. Tatanungin natin si Mom guys kung sino nagpaparegister siya ba o somebody pinaparegister niya. Sino mo nagpaparegister, Mom? Para po sa trabaho. Okay. Mind if, anong ina-applyan? Ano po, sa mall. Oh, okay, sa mall. Sa tingin mo, may idea ka na kung magkano ang babayaran sa employment? Wala ding idea. Ako rin wala. Pero sabi nung doon sa ano kanina, nag-verify ng mga papers is mag-prepare lang doon ng 500 more or less. Ganun. So, ganun. First time mo rin, taga Davao ka? Yes, okay. Ano pangalan mo? Queenie Maygalo. Okay, shout out kay Queenie. Next day, papalabas natin siya guys. Maybe this week papalabas natin because today is Wednesday and maybe Friday. Or next week, Monday, papalabas natin kasi naghihilera yung ano natin doon, yung mga videos natin sa akin. So guys, you know, batang-bata pa, nag-a-apply ng PhilHealth. Requirements talaga. Yes po. Okay. Pag-insured ka. Alright. So, kasi noon sa ano, hindi kasi uso noon eh, na insured ka. Anyway, thank you mom ha. Alright. So guys, it is really must. It's a must na magpapa-insured talaga. So, hindi tatanggapin kapag ka wala kang ID.
Ibig sabihin nun, hindi ka registered or hindi ka insured. Magkano kaya ang contribution? Doon ako excited eh. Parang sa pagkakaalam ko, kapag ano, sila na mag-deduct automatic, i-deduct yata sa salary, ano? Opo. Okay. I-deduct siya sa salary. Maganda yun, guys. Eh ako nga, say ano eh, ako nga, dapat insured ka talaga kasi yung trabaho mo is ano, yung trabaho ko is lumalabas, nagbablog. Pag natisod ka, guys, ito, hindi ka insured, pupunta ka ng lingap. Hindi ka tatanggapin sa lingap kasi nagbablog ka. Nakakahiya din naman. O nga naman. So, yun. And then, ano? Ito, design pa rin yung number ko. Pero yun po lang pagkatawagin dito. Hindi lang ako sure, guys, ha? So, ito, guys, sabi natin, hintayin natin, katawagin tayo maya-maya. So, balikan ko kayo, guys. So, may mga babaya dito, guys, na 10 yata ang binayaran. So, I think it's an agency. So, I think it's an agency na, ano, na binabayaran. Nahaba ng resibo. Parang 10 tao o 8 tao yun. Nakakakain yun. Ay, ganun. So, or, hindi ba, wala yata pictures dito eh. Nabawal ang pictures dito. Not unless, ano ka, accredited sila ng, ano, ng PhilHealth, yung company na nag-hire. Ganun siguro, pero hindi siguro siya picture. Pero nakakapagtaka kasi ang dami niyang i-claim na na-receive. Yun sa AI, yung isa po na na-observe natin dito. Anyway, it's not our business, but, hindi naman yata sa picture. Ano na, parang employed siya sa isa. Parang liaison officer, kumbaga. Ganun ako noon eh. Way back 20 years ago, tagal na naman, sa real estate, ang dami kong dinadala ng tao, no? Mga resibo, hindi lang 10, 20, hanggang 30, no? Ganun siya. Ganun siya katindi, guys. Talaga katindi. Hello, guys. Nakakatawa nito, guys. Yung katabi natin, yung interview natin kanina, si sa Bohulana. But dahil they reside na in Davao City. Magano tayo, guys, na mag-invite siya para magbisita sa Bohol. You know, tatanungin natin. Ano na yung ano? Queenie. Oh, yeah. Alright, Queen. Invite sila, Queen, na mag-bisita sa Bohol. Oh, sige. Sige, sige. Hello, guys. So, I'm inviting you to visit in our province, which is the Bohol. So, there's a lot of tourist spot there na pwede niyong mag-visita, mapuntahan, lalo-lalo na sa Panglao. Maraming mga ano doon, mga magagandang beaches. Tsaka sa any part din sa Bohol, marami din mga local lang na falls. Tsaka, maganda sa Bohol kasi yung mga tao doon is friendly, tas ano yung hospitality doon is ano talaga, nasa level na mataas. Wow. Ganun. Ganun. Tapos hindi naman mahal doon? Ay, yun lang. Kasi, tourist ano, na kasi, no? Oo, opo. Tourist na kasi. So, expected na po talaga na medyo, na doon, medyo mahal yung sa, ano, na rate na sa Bukol. Okay. Magkano ba ang gagastusin kung pupunta ka sa pamasahe lang? Kung sa pamasahe lang po, for example, sige, kayo naman yan, mahal ako. Bailan. Yes. Meron ba, bailan? Bailan kung, example, dito kayo sa Davao, papuntang, ano, Bukol. Meron, wala bailan, pero, ano, may bus naman, pero, ano pa rin, yung bus is mag... Sasakay sa ferry? Yes po. Sa ferry. Mga, ano po, visa, ano po kasi yung last month lang, pumunta yung, dito sa sa Davao yung ano po yung grandparents ko po is nag-bus lang po sila tas sabi daw yung ang pamasahe daw sa bus is 2,000 plus like 2,200 like that po pero hindi pa po kasama yung gasto nila sa pagkain. Of course, hindi kasama. Bailan. Pero kung magpaplano po talaga kayo na pumunta ng Bohol is pwede naman kayong mag-aeroplano, di ba? May mga, yes, ano, naman, mga promo kung mag-ano ka pa na mas, ano, yung malayo mo pa i-booking yung ticket mo. Tapos, sa Bohol nga, expected na po na mahal talaga ang ano doon, which is sa pamasahe pa lang po. Tapos, ano lang, yung tip ko lang po sa
inyo yung bibigay ko ko ng tip. Yung tip ko lang po sa inyo pag pupunta kayo ng Bukol is kung may pupuntahan ko po kayo na destination is sabihin nyo lang po yung exact na destination na doon kayo pupunta. Ah, okay. Huwag nyo nang itanong kung saan yung pupunta ng ano. Kasi yung mga ano din doon, mga... Nagtitik advantage. Eh, yes po. Hindi ko naman po nila lahat. Pero, syempre, sa panahon ngayon, ano na, didiscounty na lang kasi, discounty na lang po kasi yung ano talaga. So, sabihin na lang po nga, doon punta po doon, ganyan-ganyan. Huwag ko na lang sabihin na, saan mo pupunta? Hatid mo ako ngayon. Kasi ikot-ikot ka pa. Opo, ikot-ikot. May ganun po talaga na cases. So, sa pamasahe pa lang po yun. Lalo na po din sa mga, ano, sa pagkain. Talagang, maski kami na, ano lang, ha, na... Resident ano doon. Yes, resident lang doon is namamahalan po talaga kami sa mga okay. Dibigay. Kasi ganun talaga. Kapag ka tourist, ano na siya, tourist destination. Okay. Siya, iba na ang lifestyle, iba na ang rates po. Okay. Thank you very much, ha. Yes. Guys, meron tayong tip papuntang Bukol. So, isa yan sa ano natin. Sana magkaroon tayo ng ano, mag-access sa kanya kasi pag pupunta tayo ng Bukol, sabihin natin kay Rob, let's go to Bukol, let's have a vacation there. parang reward na rin, no? Na nag-ano. Kasi we're targeting to hit 10,000 viewers or 10,000 subscribers. So sana, ano, sana makakuha ng ganun. Anyway guys, thank you very much sa inyong time. Magpuputulin ko muna ito kasi medyo mahaba-haba pa, naghihintay tayo. Guys, tinawag na yung number ko, pero it's almost 5 o'clock. Anyway, kung nakakabayad na yan, ayaw ko kung saan may sunod, wala ng tao yata doon. Tinala natin, let's observe what will happen. Tatawagin na doon. Bibili pa tayo ng eye drops, Lysol, and after that, pupunta pa tayo ng Manila. Makikipagsapalaran pa tayo sa sakayan kasi guys kapag ka mga peak hour mahirap na kung sumakay anyway matina naman lang yan hindi na mahirap kung matina kanina lang kaysa sa nasa agaw ka so babalikan ko kayo mamaya guys kung anong development katsu asa ni sunod sir? Asa pa ni sunod? Asa pa rin yung member? Balikan yung motor na classes. Ah, dito? Thank you. Napakaya ron. Ah, meron pa. Hahabulin natin guys kung meron pa ba tao dito. Wala na. Ah, wala ng tao. Okay pa ba, ma'am? Ay, isa mo na. Isa mo na. Kuni-uli. Ay, kuni-uli ito. Yes po. Okay na niya. Salamat, ma'am, ha. Alright, guys. Ito po. We are now legitimate. Registered na tayo sa PhilHealth. Thank you po. Thank you po, sir. Thank you, ma'am, ha. Thank you po. So, guys, ha. Palabas na tayo kasi nandito nakuha na natin yung ID natin. Thank you very much. So, guys, yun ang experience natin dito sa PhilHealth. Very accommodating. Very accommodating yung mga tao. Malamig dito sa loob. At doon ako na-intriga doon sa ano. Sa ginawa ka ng guard kasi parang toy lang pero it's a shotgun. Anyway, thank you po ma'am. Thank you sir. This is Gilbert Lopez Martihe Katso. Good morning Davao. See you next episode. Bye bye. Thank you sir. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.